sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Monica Veralio Tantoco at si Rosalie Cos. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. Mga paraan para sa maayos na pagbiyahe sa barko ngayong holiday season, ipinaalala ng Philippine Ports Authority. We're already experiencing the peak. So nandun na tayo sa gitna ng ating peak. Nagpipick up na yan towards December 25. So what we're experiencing right now mostly is the arrivals from international flights. Mga magbabakasyon ngayong holiday season, dumadag sana sa Ninoy Aquino International Airport. So more or less, nasa almost 700 bus units yung binigyan ng special permits, karagdagan pa dun sa mga tumatakbo sa kanilang ruta upang ma-augment natin yung mga pumapasada, yung mga biyahe papuntang probinsya. Ilang bus drivers sa PITX sumailalim sa drug test. Ilang biyahe, fully booked na. Mga murang damit, pagkain at laruan, patok na benta ngayon sa Divisoria. Dalawang gang leader nagsalita sa umano'y pananakit sa kanila ni Suspended Bureau of Corrections Chief General Gerald Bantag. 169 na pamilya sa Bicol, apektado ng walang tigil na pag-ulan sa rehiyon. Magandang hapon. At una sa ating mga balita. Tulong muna bago balita. Dalawang aksidente sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa Pampanga at Pasig City. Ito ang balita ni Gilbert Gonzalez. Sige. Isang concerned citizen ang nagsadya sa opisina ng UNTV News and Rescue upang humingi ng tulong dahil sa aksidente sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Agad naman pinuntahan ng grupo ang lugar na aksidente at naabutan ng isang lalaki na nakahandusay at duguan ng ulo. Kinilala ang sugatang rider na si Rani Balagtascano, 43 anyos na nakatira sa Barangay San Vicente. Nagtamo ito ng sugat at pagdurugo sa kanang bahagi ng ulo nito, gasgas sa kanang kamay, bisig at kaliwang kamay na kaagad namang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Matapos malapatan ng pangunang lunas, ang Apalit MDRRMO na ang nagdala sa pasyente sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Noong gabi na yon, naka-ready naman po ang team nang may biglang kumatok nga sa office ng UNTV News and Rescue na may aksidente na nangyari nga dito sa may tapat ng Highview, ay agad naman po tayong pumunta doon at responde doon sa pasyente. Ayon sa inisyal na investigasyon, sumalpok ang rider sa sinusundan nitong sasakyan. Malakas yung tama niya talaga. Oo, nagulat kami eh. Kala akong ano na yung nangyari. Nakita ko gumulong. Ngayon, nakita ko nandun na siya sa harapan namin, malayo. Malayo yung tinalsik niya. Nadat na naman ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorista sa 6th Avenue, Kanyogan, Pasig City, na may iniindang pananakit sa kanyang kanang balikat. Wala po akong nakita sa karsada. Yung pala po, yung bata po, yung tao, nandun na po sa isang tabi. Nakaupo na po siya. Nakilala ang biktima na si Edsel Sumayop Jr., 19 years old, nakatira sa 6th Avenue, Maybunga, Pasig City. Ayon sa biktima, iniwasan niyang mabangga ang aso na naging sanhi naman ng pagkawala ng kanyang balanse sa motorsiklo. So, nagulat ako biglang tumawid po yung aso, nabangga ako po siya. Inassess ng team ang biktima at nakitang may possible deformity sa kanang collarbone at mga gasgas naman sa mga binti. Nagsagawa ng underarm sling sa biktima upang ma-stabilize ang injury at nilinis ang mga gasgas sa kaliwat kanang binti nito. Agad din itong sinugod sa The Medical City, Pasig matapos malapatan ng first aid. Ayon sa kagawad ng Barangay Kanyogan, napakahalaga ng coordination sa mga rescue teams at barangay upang mas mapabilis pa ang response time. Gilbert Gonzalez Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naging pangunahing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Dito tiniyak ng Pangulo na siya ring Commander-in-Chief ng AFP ang patuloy na suporta ng kanyang administrasyon sa sandatang lakas ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Hindi lingid sa aking kaalaman ang sakripisyo ng ating hukbo at ang panganib na kanilang hinaharap sa tawag ng tungkulin. Kaya naman, bukod sa kagamitan, patuloy natin susuportahan ang kanilang pangangailangan. Batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hirap ng trabaho ng mga sundalo sa pagpapanatili ng seguridad ng bansa. Kaya bukod sa mga gamit, tiniyak niya na tutugunan ng pamahalaan ng iba pang pangangailangan ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang bahagi ng talumpati ng Pangulo sa kanyang pagdalo ngayong hapon sa 87th Anniversary Celebration ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Muli ring inihayag ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernization program ng AFP. Kinilala rin ni Pangulong Marcos Jr. ang naging ambag ng AFP sa pagtugon ng pamahalaan sa pandemyang dulot ng COVID-19. In recent years, our country has been experiencing extreme weather events that at times have crippled cities, provinces, the entire nation. In these scenarios, your support to humanitarian assistance and disaster response efforts through mobilizing assets and the immediate deployment of personnel has saved very many lives. Bahagi rin ng programa ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging kawal at personnel ng AFP. Binigyan pugay rin ng mga nasawing sundalo na nagbuwis ng buhay sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa bayan. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kakasuhan na ng Department of Agriculture ang mga smuggler ng mga produktong agrikultura. Batay sa records ng DA, sa nakalipas na 2 buwan lamang ay aabot sa kalahating bilyong piso ang nakumpiska nilang smuggled na mga produkto. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ang running total natin ngayon sir, around 500 million pesos worth of agricultural products na nasisis natin. And at the same time, meron tayong around the 5 na consignees na napapaila ng kaso under the 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Agriculture sa Justice Department para sa pagbabalangkas ng kasong isasampa laban sa mga nagpupuslit ng agricultural products. Ayon kay Assistant Secretary James Layog, sa loob lamang ng nakalipas na 2 buwan ay nasa kalahating bilyong piso na ang halaga ng kanilang nakumpiskang mga smuggled agri-products. Pangunahin na dito ang sibuyas, karne ng baboy, asukal at iba pa na umaabot sa 300,000 kilo. Ayon kay Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, tinutuntunan ng mga otoridad ang kinuroonan ng mga smugglers sa iba't ibang lugar sa bansa. We are on the lookout for those smugglers. We were not given the chance to know who are those 20 smugglers. We are in the helm of investigating. Iniimbestigahan namin ang kanilang mga lugar. Sa akin ay hindi muna aangkat ng sibuyas ang Pilipinas dahil nag-uumpisa na rin ang anihan sa bansa. Pero ang presyo nito sa palengke sa Metro Manila ay umabot na sa 380 pesos kada kilo base sa price monitoring ng Department of Agriculture. Ang ano po kasi dito kapag nag-issue tayo ng import permits and the smuggled articles are proliferating in the markets, mahirap pong mag-distinguish ano po ba yung imported dito at alin ang ano. Samantala, may mga naaresto ng mga individual kaugnay sa bentahan ng hybrid rice sa Cagayan. Kamakailan ay nag-viral sa social media na nakabili ang mga magsasaka ng binhi pero natuklasan nilang may tatak ito ng not for sale at logo ng DA. Una, bibili niya doon sa probinsya. I-aggregate niya sa isang probinsya and then dadali nila doon sa ibang probinsya. Then doon nila ibebenta doon sa mga magsasaka na mga nangangailangan ng seat. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nawawala ang 33 Thai Marines matapos lumubog ang isang Corvette Sukhothai Navy ship dahil sa malakas na bagyo sa Gulf of Thailand.
Nag-deploy na ang Thailand military ng 3 Navy vessels at 2 helicopters para hanapin ang mga nawawala. Nagtamo ng engine malfunction ang warship na may lulang 106 na pasahero at lumubog bago maghating gabi, 20 nautical miles ang layo sa baybayin. 73 sa 106 na pasahero sa barko ang nailigtas sa overnight rescue, samantalang 33 ang napilitang tumalon mula sa barko nang mangyari ang trahedya. Isang global biodiversity deal ang nakikitang malapit ng maabot ng mga negotiator sa 15th Conference of the Parties o COP15 ng United Nations. Layo ng kasunduang makapaglaan ng pondo mula sa iba't ibang bansa upang maprotektahan ang kalikasan sa buong mundo. Ito ang balita ni Klein Singka. Isang malaking hakbang upang protektahan ang kalikasan ang posibleng maisagawa oras na maabot ang isang bagong global deal ng top official negotiators sa United Nations Summit. Layo ng kasunduang maprotektahan ng 30% ng lupa at dagat sa taong 2030. Gayun din ang makapaglaan ng daan-daang bilyong dolyar na halaga para sa conservation ng wild places at uri ng mga hayop sa mundo. Sa 15th Conference of the Parties o COP15, na yung United Nations na pinaunahan ng China sa Montreal, Canada, naglabas ng isang proposed text na pinuri ng environmental campaigners. Inirekomenda dito ang paglalaan ng $200 billion o 11.1 trillion pesos bawat taon mula sa lahat ng sources kabilang ang mga public at private sector. Nakita itong isang critical na target para sa matagumpay na pagpapatupad ng anumang kasunduan. Tinutulak na makapaglaan ng mga mauunlad na bansa na hanggang $100 billion o 5.5 trillion pesos bawat taon patungo sa mga mas mahihirap na bansa. Ayon kay Wang Rongqi, President of the COP15, isang hamon sa sangkatauhan ng biodiversity laws at handa ang bansang China na makipagkaisa sa international community tungo sa makatarungan at pantay na global biodiversity governance. Inaasang ilabas ng mga ministro mula sa halos 200 gobyerno ang mga detalye ng 23 proposed targets. Umaasa ang policy makers na ang kasunduan ay mag-uudyok sa konserbasyon ng kalikasan sa kaparehong paraan ng International Pact sa Paris noong 2015. Nakatulong ito sa masikap na pagpapakilos na limitahan ng paglalabas ng mga carbon gases na nagpapainit sa planeta. Klein Singka, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumailalim sa drug test ang ilang mga bus driver at konduktor sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX ngayong araw upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasaherong babiyahe ngayong holiday season. Samantala, fully booked na ang biyahe ng ilang bus sa PITEX ngayong holiday rush. Mula sa PITEX, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, ilang mga driver at konduktor ang sumalang sa drug test dyan sa PITEX at kumusta ang resulta? Babalikan natin ang ulat na yan ni JP Nunez. Pinaigting na ng North Luzon Expressway ang kanilang traffic management measures para sa inaasahang pagdami ng mga sasakyan ngayong long holidays. Mula December 23 hanggang January 3, 2023, paiigtingin ng NLEX ang kanilang operasyon maging sa SITEX para tulungan ang mga motorista. Mahigpit na babantayan ng management teams ang Balintawak, Mindanao, Karuhatan, Valenzuela, Maykawayan, Marilao, Bukawi, Santa Rita, Pulilan, San Simon, San Fernando, Clark, South, Tarlac, Tipo at Esfex. Inaasahan ang mataas na volume ng mga sasakyan sa mga naturang lugar. Tuloy ang operasyon ng MRT3 sa long holiday upang maserbisyuhan ang mga pasahero. Ang unang biyahe sa December 25 at January 1, 2023 mula North Avenue Station at Taft Avenue Station ay 6:30 a.m. Habang ang last trip naman mula North Avenue ay 9:30 p.m. at 10:09 p.m. mula Taft Avenue Station. Mas maikli naman ang operasyon ng MRT3 sa December 24 at December 31.
4:37 a.m. ang unang biyahe mula North Avenue Station at sa Taft Avenue Station naman ay 5:18 a.m. Ang huling biyahe mula North Avenue Station ay 7:48 p.m. at 8:26 p.m. naman mula Taft Avenue Station. Pinapayuhan din ng mga pasahero na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit sa MRT3 upang hindi maantala ang biyahe. Lahat ng pasahero ay isasailalim sa inspeksyon at baggage checking, kasama ang mga may dalang nakasarang regalo na kinakailangan nilang buksan upang ma-inspeksyon. Balikan naman natin ang ulat ni JP Nunez. Sumailalim sa drug test ang ilang mga bus driver at konduktor sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX ngayong araw upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasaherong babiyahe ngayong holiday season. Samantala, fully booked na ang biyahe ng ilang bus sa PITEX ngayong holiday rush. Mula sa PITEX, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, nakailan ba na na-inspeksyon ang PITEX sa mga driver at konduktor? At kumusta naman ang resulta? Sa 20 sumailalim sa drug test ng mga driver at konduktor ng bus dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, wala namang nagpositibo sa illegal na droga ayon sa Department of Transportation. At isinagawa nga itong random drug testing ng Land Transportation Office dito sa mga driver ng bus at mga konduktor bilang bahagi ng off-plan biyaheng ayos ngayong holiday season. Bukod sa drug testing, inisa-isa ring inspeksyonin ng Interagency Council for Traffic o IAC ang kondisyon ng mga bus na bibiyahe papuntang probinsya upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Sinisiguro ng mga otoridad na gumagana ng maayos ang kanilang mga ilaw, wiper, busina at preno bago sila umalis sa terminal. Ilang araw bago ang December 25, halos mapuno na ng mga pasahero ang PITEX. Ayon sa pamunuan ng terminal, may ilang biyahe ang fully booked na sa ngayon at karamihan sa mga ito ay ang mga bus na biyaheng Bicol. Kaugnay nito, muling pinayuhan ng PITEX ang mga pasahero na magpabook ng ticket ng mas maaga upang tiyak na makasakay ng bus pagdating ng terminal. Talaga siya, no? Although we assure them that if you go to PITX, makakahanap naman sila ng sasakyan ito. Kaya lang, katulad din ng mga pagbibili natin noon nakarang, it pays talaga na mag-book at bumili ng ticket ng maaga. Kasi nga naman, pag late ka na, eh medyo may kasigi pa na at pagpupuno na. Naman sa DOTR, nakapag-issue na ng nasa 700 special permit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para madagdagan ang mga bus na bibiyahe ngayong holiday season. Nauna nang sinabi ng DOTR na nasa 5,000 mga bus ang inaasahang babiyahe sa PI o sa PITEX ngayong dagsa ang mga pasahero. So more or less, nasa almost 700 bus units yung binigyan ng special permits, karagdagan pa dun sa mga tumatakbo sa kanilang ruta upang ma-augment natin yung mga pumapasada, yung mga biyahe papuntang probinsya. Samantala naman ng ilan nating mga kababayan na makabiyahe ng mas maaga upang hindi na sila makipagsiksikan sa Biyernes. Mayroon sa kanila ang nag-file ng leave sa kanilang mga trabaho para maagang makabiyahe pauwi ng probinsya. Kasi hindi masyadong maraming tao, hindi siksikan. Mahirap pagsiksikan. Ano, syempre ngayon fix season tsaka wala nang medyo ano na maluwag na yung biyahe kaya yung iba niya maraming uuwi ng probinsya. So mas pinili ko ngayon kasi konti pa lang masyado yung pasahero, hindi pa sobrang dami. Lalo na kung marami kang dalang bagahe, ang hirap makipagsiksikan. One week before, nag-leave na ako para makakuha ng maagang ticket. Kasi maraming mahirap sumakay para mas maaga. Rose,
sa datos ng Quitex noong Sabado, umabot na sa 168,000 yung mga pasaherong sumakay dito sa terminal or dito sa Quitex. At inaasahan nga ng pamunuan ng Quitex na bago mag-December 25 ay posibleng umabot pa hanggang 175,000 yung mga habol pauwi ng kanilang mga probinsya na magpupunta dito sa terminal. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Rose. Maraming salamat, JP Nunez, nag-ulat ng live mula sa Quitex. Makalipas ang ilang magkakasunod na linggo ng oil price rollback, bad news para sa mga motorista dahil muling magpapatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, December 20. Base sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, tataas ng 2 pesos and 90 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 70 centavos ang dagdag sa presyo ng gasolina. Magkakaroon rin ng 1 peso and 65 centavos na dagdag sa kada litro ng kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Nagsimula na rin dumami sa pier ang mga pasaherong pauwi ng probinsya. Kaya naman, nagpaalala ang Philippine Port Authority sa ating mga kababayan na sumasakay ng barko para maiwasan ang mga aberya sa kanilang biyahe. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Meron tayong 5 na tips para sa ating mga kababayan. Unang-una, planuhin muna yung kanilang pagbiyahe dahil hindi talaga maiiwasan na mayroong mga aberya kung minsan. Dapat maging alerto sa lahat ng oras ng mga pasahero sa Manila North Harbor. Hindi kasi makakaila na kasabay ng pagdami ng mga bibiyahe pauwi ng probinsya ang paglipa na rin ng mga masasamang loob. Kaya paalala ng Philippine Ports Authority, huwag basta kakagat sa mga nag-aalok ng ekstrang serbisyo na may kapalit na bayad. Dapat rin na magbaon ng mahabang pasensya dahil tiyak na ang mahabang pila. Iwasan na rin ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay gaya ng deadly weapons, nakakalasing na inumin, flammable materials at iba pa. Planuhin ding maigi ang pagbiyahe. Mainam na magpabook ng maaga bago magpunta sa terminal upang maiwasan ang aberya. Gaya na lamang ni Heidi na Marso pa lamang ay pinlano na nilang mag-asawa ang pag-uwi kasama ang isang anak at kanyang biyanan. Kahit bukas pa ng alas 10 ng umaga ang alis ng kanilang barko, ngayon pa lamang ay nasa port terminal na sila. Pero nag-book kami nung December 5 para na hindi maulot yung biyahe namin. Talagang desidido kaming uuwi kasi hindi mo alam na fully book pag dito ka kumuha ng ticket. Kahit pa paano, nakaplano na po siya na talagang uuwi ka. Si Aling Maribik naman kabisado na pati ang traffic sa Maynila. Kaya naman pinili na niyang sa pier magpalipas ng araw. Siyempre sir, mahirap, matraffic. Tapos sobrang init na din sir. Kaya pag bukas pa, ay wala na. Masakit din kasi hinabol mo yung oras mo. Kailangan, dito maaga pa lang, dito ka na. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard ang kaligtasan ng mga mananakay sa mga pantalan. Mahigpit ang kanilang isinasagawang inspeksyon sa mga bagahe at kargamento na dumadaan sa mga pier. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakompleto na ng North Korea ang sinasabi nitong mahalagang test na spy satellite. Naglabas ang Pyongyang ng satellite imagery ng Seoul at Incheon sa South Korea na hinihinalang kinuhanan sa kasagsagan ng test. Ito ang balita ni Early Briones. Naisagawa na ng North Korea ang tinatawag nitong mahalaga at huling yugto sa development ng isang military reconnaissance satellite. Balak ng Pyongyang na makumpleto ang preparasyon para sa unang military reconnaissance satellite nito sa April 2023, batay sa North Korean state media. Ayon sa Korean Central News Agency o KCNA, December 19, araw ng linggo, nang maisagawa ng National Aerospace Development Administration ng bansa ang test sa Suhoi Satellite Launching Station sa Chulsan, North Pyongan Province. Inilunsad ang rocket na may dalang test B satellite, kabilang ang multiple cameras, image transmitters at receivers, control device at storage battery. Lumipad ito sa taas na 500 kilometers.
Dagdag pa ng KCNA, ginawa ang test upang repasuhin ang satellite imaging capabilities, data transmission at ground control system. Sa ulat naman ng Yonhap News Agency ng South Korea, naglabas din ng satellite imagery ng Seoul at Incheon cities ang KCNA na pinaniniwala ang kuha ng test piece satellite. Araw din ng Linggo nang magpakawala ng 2 medium-range ballistic missiles ang North Korea, paggawin ng East Coast ng Korean Peninsula. Early Briones, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Buo ang pasya at hindi matitinag ang British government kaugnay ng nurses' pay ayon kay Senior Minister Oliver Dowden. Ginawa ang pahayag bago ang nakatakdang pangalawang nationwide walkout ng mga nurse kaugnay ng alok na taas sahod ng pamahalaan na 4% habang sa 10% ang inflation. Tinatayang nasa 10,000 nurses ng state-funded National Health Service sa England, Wales at Northern Ireland ang plano mag-walkout na naman araw ng Martes, December 20. Noong December 15, nang isagawa nila ang unang malawakang demonstrasyon. 5% increase higit sa retail price index rate na inflation ang ipinapanawagan ng Royal College of Nursing Union. Babala ng union leader na si Pat Cullen, liban nang makibahagi ang mga ministers sa makabuluhang negosasyon, kaugnay ng taas sweldo, magpapatuloy ang aksyon ng mga nurse. Nagsisimula nang dumagsa ang mga pasahero na magbabakasyon ngayong holiday season sa ilang terminal ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Para naman sa pamunuan ng NAIA, malaking tulong ang unti-unting pag-aalis sa X-ray machines sa mga estrada ng mga terminal ng paliparan. Ito ang balita ni Harleen Delgado. We're already experiencing the peak. So nandun na tayo sa gitna ng ating peak. Nagpipick up na yan towards December 25. So what we're experiencing right now mostly is the arrivals from international flights. 10,000 pasahero na ang dumadagsa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA mula nang magsimula ang holiday season. Ayon sa pamunuan ng NAIA na Manila International Airport Authority o MIAA, umaabot na sa 106,000 ang dumarating sa NAIA kada araw. Pero nitong weekend, pumalo na ito sa 126,000. Inaasahan pang dadami ito hanggang 130,000 kada araw sa mga susunod na araw. Sa nagdaang 15 araw, umabot na sa 1.6 million ang mga pasaherong dumagsa sa NAIA. In the coming days, especially this week, we expect talaga the peak, at least the surge to be sustained at that level until Christmas, and then after Christmas, magbabaliktad naman yung flow. Ang bibigat naman na traffic is yung palabas naman ng Manila. Kaya ang ilang pasahero, mas pinili nang ngayong bumiyahe sa pag-asang makakaiwas sa bulto ng mga pasahero. Actually, we're hoping na konti yung tao today kasi Monday, but we didn't expect marami po talaga pa rin pasahero. Karaniwan ang ganito kahaba ang pila papasok dito sa Terminal 3 lalo na ngayong holiday season dahil yung mga pasahero kailangan muna nilang dumaan dito sa initial security screening. Ayon sa MIAA, plano na rin niyang tanggalin sa December 21 para mas mapabilis ang pagpasok ng mga pasahero. We have all of the mitigating measures naman that we have right now like the CCTV, K9 profilers, so it's not that mas hindi secure. We've received really good feedback from the passengers and even from the airlines. So ang ina-address na lang ngayon because of all the people that are coming in freely is talagang yung capability ng mga check-in counters naman ngayon to handle all of these passengers simultaneously. Sa Terminal 2, tinanggal na rin ang initial X-ray machine sa mismong entrada. Hinahanapan na lamang ng ticket ang mga pasahero bago makapasok. Sa boarding gate na sa loob ang unang X-ray machine na dadaanan ng mga pasahero. Ngayong araw, ilang flights ng CEVCO na may rutang Manila-Naga-Manila ang kanselado dahil sa sama ng lagay ng panahon. Paalala ng MIAA, agahan ng punta sa mga paliparan 3 oras kung international flight at 2 oras naman para sa domestic flight. Makipag-ugnayan din sa inyong airline company para maging updated sa status ng flight. Para naman sa mga papasok ng Pilipinas, inaabisuhan ng Bureau of Quarantine o BOQ na mag-fill up ng e-travel pass 72 hours bago ang alis sa country of origin. Pumunta lamang sa etravel.gov.ph. Basta fully vaccinated po kayo kahit walang booster dose. Automatic po pag na-fill up nyo po yun, lalabas po yung green QR code.
Pag naman po unvaccinated o partially vaccinated, kayo naman po ay mabibigyan ng red QR code. Dapat po magpa-antigen test kayo 24 hours po bago umalis doon sa country of origin, or meron naman po tayo sa Pilipinas na mag-test upon arrival. Paalala ng BOQ, libre lamang ang pag-fill up para sa e-travel pass, kaya huwag maniniwala sa mga nag-aalok ng bayad para rito. Plano rin ng BOQ na gamitin ang sistema pati sa mga papaalis ng bansa kahit pa matapos na ang COVID-19 pandemic. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong simula na ng holiday rush, marami sa mga last-minute shoppers ang humahabol para mamili sa Divisoria sa Maynila. At kabilang sa mga patok ngayon sa mga mamimili ang mga murang damit, laruan, pagkain at pangdekorasyon. Ito ang balita ni Janice Enhente. Imura ko dito. Ano pong pinamili ninyo? Bedsheet, punda ng unang, tuwalya, mga shorts. Ang 5,000 hindi maubos. Alas 6 pa lang ng umaga, bumiyahe na patungong Divisoria si Nanay Luz Biminda Manaig kasama ang kanyang pamilya mula sa Batangas. Bagaman mayroon namang mabibilhan ng mga gamit panregalo sa kanilang lugar, mas pinili pa rin nila na dumayo sa Divisoria upang makatipid at makamura sa pamimili ngayong holiday season. Pag sa amin, sa Tanawan, yung 5,000 kukulang pa. Andito, 3,000 yung sobra pa. Di pa masaya pa pauwi. Bukod kay Nanay Luz Biminda, dumayo rin mula pa Cavite si Gabby Balano kasama ang kanyang mga kaibigan sa Divisoria para mamili ng pangregalo sa kanilang mga kamag-anak. Every year po talaga kami dito kasi syempre mas mura po yung mga bilihin. Okay naman po so far, siguro marami lang masyadong tao, pero expected na po naman namin. Ilang araw bago ang mismong okasyon ng holiday season, dagsa na ang mga namimili sa Divisoria. Kabilang sa mga patok na pinupuntahan ngayon ng mga mamimili ang mga murang damit, laruan, pagkain at sari-saring pangdekorasyon sa Divisoria. Sa halagang 150 hanggang 350 pesos, makakabili na sa Divisoria ng ternong damit, mapapambata man o matanda. Mayroon ring mabibili ng mga bag at sapatos na nagsisimula sa presyong 100 piso pataas, depende sa klase at disenyo. Pagdating naman sa laruan, kung gusto nyo ng pangregalo, makakabili sa halagang 150 pesos pataas gaya ng mga manika at stuffed toys. Pero kung gusto mo ng maramihan at pasok sa budget, meron din namang mabibili sa halagang 25 pesos na laruan. Sa halagang 45 pesos naman, makakabili na rin ng mga candy na maaaring ipamigay sa mga bata. At kung magre-regalo at kailangan mo naman ng gift wrap, nasa 35 pesos ang 10 piraso nito. Para po sa lola, lolo ko at sa mga inana. Pag mall kulang pa, pero pagdating sa Divisoria, kompleto naman. May sobra pa. May pang merienda pa. Ay 2,000, hindi pa naubos. Tripling ang presyo sa mall kaysa dito. Dito kasi marami, makakamura ka talaga. Bukod sa nakakatipid ang mga mamimili, masaya rin ang mga nagtitinda sa Divisoria dahil makakabawi na muli sila mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Last year, ma'am, alos wala eh. Ngayon, okay na, ma'am. Alos araw-araw na, ma'am, may namimili na. Medyo okay naman po. Medyo nakabawi-bawi po kami kasi dumami na po uli yung tao. Ngayon po dumadami na kasi pangregalo po nila binibili nila, ma'am. Nabenta na rin po kahit pa paano. Samantala, dahil dagsa ang mga mamimili ngayon sa Divisoria, tiniyak ng Manila Police District na nakahanda ang kanilang mga tauhan 24/7. May mga public assistance desk na rin na inilagay ang MPD bawat entry point sa bawat kanto na maaaring lapitan ng ating mga kababayan at mamimili na nangangailangan ng tulong. Pinag-iingat rin ng pulisya ang mga mamimili laban sa mga kawatan na posibleng magsamantala sa dagsa ng mga tao sa Divisoria. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasado na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang Maharlika Investment Fund Bill. Ayon sa mga eksperto, naging maayos ang naamyendahang bersyon sa Kamara matapos itong sumalang sa mabusising deliberasyon. Ngunit anila may mga dapat na linawin sa panukala. Ito ang balita ni Aline Cerudo.
Ang hindi malinaw dito sa version na ito ng batas is yung kanilang tenure. So halimbawa, gaano ba sila katagal sa pwesto na to? How long is their tenure? 6 na taon ba to? 3 taon ba to? May provision pang nakasaad sa Maharlika Investment Fund Bill na dapat linawin pa ng mga mambabatas. Ayon sa ekonomistang si Dr. Michael Batu, anya, dapat nakasaad din sa panukala ang magiging termino ng mga uupong board of directors. Hindi na rin dapat hintayin pang mailabas ang implementing rules and regulations bago maging malinaw ang termino ng mga magiging miyembro. Giit ni Dr. Batu, dapat malinaw din ang magiging proseso sakaling mag-resign o mawala sa pwesto ang isang board member. Isa pa sa dapat na linawin sa batas ang pagre-report ng mga investment ng MIF. Is the Maharlika Investment Corporation willing to disclose kung saan mga companies nila ininvest yung pera ng bayan? Diba? Kailangan malaman natin yung kasi ano yan eh, para mawala yung agam-agam ng ating mga kababayan, kung saan dinala yung hard-earned money ng paano mga Pilipino. Makatutulong din anya ito sa pagtitrace sa mga fraudulent o mga peking investment. Samantala, ayon naman sa dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission na si Greco Belgica, dapat i-invest na lamang sa mga small medium enterprises sa Pilipinas ang pondo ng Maharlika Investment Fund. If government really wants to help the poor Filipinos and strengthen the economy, then we have to strengthen SMEs because businesses create jobs. Eh. Mm-hmm. You know, issue dyan, diba? And strengthen the agricultural sector. Dagdag pa ni Belgica, mas magandang i-invest ang pera ng Maharlika Fund sa mga kababayan nating mag-isaka at mangingisda na makakatulong naman sa pagpapalago ng sektor ng agrikultura ng bansa. Dapat din na matiyak na walang magiging anomalya na papaloob dito. Makakatulong, anya, kung papayagang mamonitor ng publiko ang magiging takbo ng pinasok na investment gamit ang naturang pondo. Sa ngayon, hihintayin pa na bumalik sa sesyon sa susunod na buwan ang Kongreso bago matalakay ang panukala sa Senado. Aileen Cerullo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap sa media ang 2 gang leaders sa Nubilibid Prison o NBP kanina. Inihayag na mga ito ang ginawa umanong pananakit sa kanila ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ang isa ay maghahain ng kaso laban kay Bantag. Samantala, may hamon naman si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla kay dating Bucor Officer Ricardo Solweta na harapin ang kaso nito kaysa magpaliwanag sa media. Ito ang balita ni Dante Amento. Bandang 11:30 po ng tanghali po, pinatawag po kami lahat ng commander ko ni Director Gerald Bantag. Dito po mismo sa opisina niya. Pebrero 1 nitong taon, ipinatawag umano ng suspendidong hepe ng Bureau of Corrections na si Gerald Bantag ang 13 gang leader sa Nubilibid Prison sa kanyang opisina. Kasama ni Bantag si Ricardo Solweta. Ayon sa 2 gang leader na humarap sa media kanina, lasing na lasing umano si Bantag sa panahong iyon. Si Ronald ipinakita ang gumaling na sugat sa palad na tinusok umano ni Bantag ng isang kris, isang uri ng patalim. Dating po sa akin, dito, gumaganyan lang ako eh, kasi siyempre, natakot na po ko eh. Bigla niya po inawa ko ni amigo. Tapos kinalan yung ano. Tinusok. Samantalang si Jonathan naman, tinusok rin umano ni Bantag ng samurai malapit sa kanyang hita. Walaan niya silang alam na dahilan kung bakit ginawa ito sa kanila ng suspendidong opisyal. Dito sa dibdib, binaon niya punti, hindi ko nakayanan. Kung inayaan ko yung pagsaksak niya dito, hindi ko alam. Ngayon patay na siguro ako. Ang ginawa ko lang, inawakan ko yung patalim, tinapi ko. Sa galit niya, dito niya sinaksak sa hita ko. Nung dito na sa hita, inayaan ko na lang. Pagkatapos ng insidente, binigyan pa niya sila ng 50,000 pesos bawat isa para huwag lang magsalita. Napilitan silang tanggapin ang pera dahil na rin sa takot. Tapos kinumagahan, pinatawag po tayo, di ba pare? Maga-maga po yun. May binunod si Sulweta na pera. Sobri, may lamang pera. Yun ang po para sa pananahimik namin. Yung sa akin man po, 50 din. Kaso lang, ayaw sana namin tanggapin yung 50 dahil yung nangyari nga sa akin,
Di ko matanggap-tanggap ba? Baka sabihin nila, forget inmate kami, pira lang habol namin, hangad namin. Kung di namin tanggapin yung 50,000, ang sabi po nila sa amin na pag di nyo tanggapin to, mas lalo kayo mamublima dito. Ngunit dahil sa napalitan ang pamumuno sa kawanihan, ay nagkaroon na sila ng lakas ng loob para magsalita. Si Ronald, desidido na umano siyang maghain ng reklamo. Kasama niya kaninang humarap sa media ang kanyang abogado. Si Jonathan naman, sinabing pag-aaralan pa nila ng kanyang abogado ang susunod niyang hakbang. Sinabi naman ni Bureau Corps Officer in Charge Gregorio Pio Katapang Jr. na matagal na nilang nalaman ang nasabing insidente. Ngunit hindi naman nila pwedeng piliting magsalita ang mga ito. Wala namang kasalanan ng mga tao na yan. Nakurso na dahan lang. Hindi naman dapat talaga ganun. So, importante talaga yung human rights, kahit mga PDL yan, may karapatan sila, hindi sila pwedeng saktan. Sinisikap ng UNTV News na kunan ang pahayag si Bantag at ang kanyang abogado hinggil sa isyo, subalit wala pa silang naging tugon. Samantala sa mga larawan na ipinost sa social media ni Attorney Lauro Gacaya nitong weekend, kasama nito si Ricardo Zulueta, ang isa sa itinurong mastermind sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Ayon kay Attorney Gacayan, hindi nagtatago ang kanyang kliyente at lalo na anyang hindi pa ito patay. Sa panayam kanina kay Secretary Remulla, sinabi nito na harapin na lang sana ni Zulueta ang kanyang kaso. Sa halip na magpaliwanag sa media, ay magsumite siya ng counter affidavit sa mga reklamo. I'm very glad he's there, no? Kasi ako naman, alam ko naman buhay siya. I had no doubt na buhay siya. Sana harapin niya yung mga kaso. Hindi pa siya humaharap, hindi pa siya nagbumbuta sa DOJ. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panibagong batch ng Persons Deprived of Liberty o PDLs ang pinalaya ngayong araw ng Bureau of Corrections. Sa 328 na nirelease na PDLs, 118 rito ay galing sa New Bilibid Prison, habang ang iba ay mula sa iba't ibang penal colonies sa bansa. Nasa 5,970 na ang napalayang preso ng Kawanihan ng Bilangguan o BUCOR ngayong taon. Muli namang inihayag ng Department of Justice na bukod sa pagproseso para mapalaya ang mga karapat-dapat ng lumaya, kailangang magkaroon na ng regional prisons para mapalapit ang PDL sa kanilang mga mahal sa buhay. May template na kami ginagawa sa regional prisons. Mauuna ang Supermax sa Mindoro. Yung regional prisons, we want them in by 2025. May umaandar na sa dapat mga tatlo o apat yung regional prison. And we want them complete by 2027. Tatlong pulis Laguna ang pinasasampahan ng kasong kidnapping at robbery ng Department of Justice kaugnay ng nawawalang sabungero na dinukot nitong nakaraang taon. Ayon sa DOJ, positibong kinilala ng mga complainant ang mga pulis na sina Police Staff Sergeant Daril Paghangaan, Patrolman Roy Navarrete at Rigel Brosas, nakasama umano sa mga dumukot kay Ricardo Lasco na isang isabong agent. Batay sa records ng preliminary investigation sa DOJ, kasama umano ang mga ito sa pumasok sa bahay ng mga complainant sa Barangay San Lucas, San Pablo City, Laguna noong August 30, 2021. Nagpakilala umano ang mga ito na mga operatiba sila ng NBI at inaresto si Lasco dahil sa kasong large-scale estafa. Tinangay din umano ng mga ito ang mahalagang mga gamit ng biktima at ng mga complainant. Inabsuelto naman ng DOJ ang ibang mga pulis na kasama sa sinampahan ng reklamo dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Umabot sa halos 1,200 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala noong nakaraang Biyernes. Ngunit positibo naman ang Okta Research Group na mananatili mababa ang positivity rate o ang bilis ng pagkahawa sa COVID-19 ngayong buwan hanggang sa unang quarter ng 2023. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Ang nakikita natin sa Metro Manila, bumaba yung positivity rate, na bumababa na siya from 14.4% to 13.9%. At nagsisimula na rin siyang bumaba in most provinces in the Philippines.
Iilan na lamang sa mga probinsya sa Pilipinas ang tumataas ang bilis ng pagkalat ng COVID-19 virus. Ayon kay Octa Research Fellow Professor Guido David, bunsod ito marahil ng maayos na COVID-19 response ng Pilipinas laban sa virus. Paliwanag ni Professor David, kahit na ginawa ng optional ang pagsuot ng face mask, mas pinili pa rin ng ating mga kababayan na magsuot ng mask bilang proteksyon laban sa COVID-19. Patuloy din anya ang paghikayat ng pamahalaan na makapagpabakuna ang mga wala pang primary dose o booster shots. Dahil dito, lumalakas ang wall of immunity ng bansa sa kabila ng mga naglalabas ng COVID-19 variants. Kumbaga, natuto na tayo, Audrey, how to be responsible for ourselves. Yan yung gusto nating makita at yan din siguro yung pwedeng maging modelo ng mga ibang bansa na kahit optional ay mga kababayan natin alam paano protektahan yung sarili natin. Ngunit may mga lugar pa rin anya ang tumataas ang positivity rate. Ilan dito ang Aklan, Palawan at Zamboanga del Sur. Base rin sa naging survey ng Octa Research Group, 9 sa 10 Pilipino ang naniniwalang naging maayos ang pagresponde ng pamahalaan laban sa pagkalat ng virus. Ibig sabihin, masaya yung mga kababayan natin na somehow manage na natin ang COVID, hindi na tayo nagla-lockdown, maraming bakunado, maraming nabakunahan ng mga kababayan natin, andyan yung vaccines available. Kung ikukumpara din anya sa ibang bansa kung saan nakakaranas pa sila ng matitinding COVID-19 surge, hindi hamak anya na maliliit na waves o pagtaas ng kaso ang nararanasan ng Pilipinas tuwing may bagong variant na pumapasok sa bansa. Umaasa rin si Professor David na mapagpapatuloy ang ganitong sitwasyon sa Pilipinas hanggang sa susunod na taon. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula sa Biyernes, December 23, ay inaasahan na ang mabigat na trapiko sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Paalala ng NLEX Management sa mga motorista, bumiyahin na sila na maaga at huwag kalimutang magpakabit at magpaload ng kanilang Radio Frequency Identification o RFID cards. Ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, kumusta ang sitwasyon ngayon sa NLEX? Wala pa bang build-up? Monica, sa mga paluwas ng Maynila at pauwi ng Norte, sa ngayon ay baluwag pa ang volume ng sasakyan pero Biyernes at tanghali ay maranasan na ang pagdagsa ng mga pasahero at mga motorista na pauwi ng Norte. Ayon kay Robin Ignacio, Traffic Senior Manager ng NLEX, tataas ang inaasahan ang bilang ng mga motorista na dadaan sa kanilang expressway mula 350,000 na daily average ay aabot ito ng hanggang 450,000 na manggagaling sa North Luzon Expressway o NLEX Subic Clark Tarlac Expressway o STX at Tarlac Pangasinan La Union o Expressway o TPLX. So we are expecting ng mataas yung volume natin sa December 23 ng starting 12 noon hanggang gabi na po yun. And then December 24, early morning naman, siguro mga 6 to 12. December 29, yun ulit yung last office day. 12 noon ulit hanggang gabi na yun. So we are advising yung motorists na siguro iwasan yung mga peak periods. Nasyo, ang cash lane pa rin sa Balintawak at Tarlac Top Plaza ang inaasahan nilang pangunahing magiging problema sa Biyernes. Kaya payo ng NLEX Management sa lahat ng mga motorista na wala pang radio frequency identification o RFID sticker na mag-avail nila sa mga customers ng NLEX o sa EasyTrip booth na malapit sa mga Top Plaza at mag-load para iwas abala sa pagpila. As much as possible, mag-convert sila sa RFID kasi mas mabilis pa rin kung naka-RFID. Mas mabilis pa rin kung naka-RFID sila. At yun nga, siguraduhin lang na may sapat na load yung kanilang RFID. Tapos para malaman nila kung saan sila magpapakabit ng RFID at yung mga reloading partners natin, pwede nilang i-visit yung www.easytrip.ph. Andun lahat yung sa website ng EasyTrip, yung stickering at saka reloading ng partners. Pantala,
Tutupad naman ng NLEX ang Safe Trip Mo Sagot Ko program sa darating na December 23 ng 6 a.m. hanggang December 26 ng 6 a.m. ay may nakalaan silang free towing sa mga class 1 vehicle. Pasunod nito ay sa January 1 hanggang January 3 ng 6 a.m. Sa ngayon naman ay nag-abiso na ang NLEX management na meron silang mahigit na 1,000 mga empleyado na ipakakalat at magtatrabaho sa darating na December 23. At yan, Muniting Latest Live, balik sa iyo. Monica? Maraming salamat, Nestor Torres. Patuloy pang nadadagdagan ang bilang ng mga pamilyang apektado ng walang tigil na pag-ulan sa Bicol Region simula pa noong Sabado. Ito'y matapos makaranas na ng mga pagbaha sa maraming mga lugar sa rehiyon. Ito ang balita ni Brian Balderaje. Brian, saan ba dyan sa Bicol ang may pinakamaraming inilikas na pamilya dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan? Yes, Rose, pinakamaraming inilikas ay mula sa probinsya ng Camarines Sur kung saan aabot ng mahigit 500 individual ang inilikas dahil nga sa tuloy-tuloy ng pagbuhos ng malakas na ulan dito sa Bicol Region. Simula pa noong Sabado ay hindi na tumitigil ang malakas na ulan sa Bicol, dahilan para makaranas na ng mga pagbaha ang maraming mga lugar sa rehiyon. Sa pinakahuling ulat ng Office of the Civil Defense 5, aabot na sa 67 lugar mula sa 14 na bayan sa Bicol ang nakararanas na ngayon ng mga pagbaha. Kaya naman dahil dito, nasa 169 na pamilya o katumbas nang kulang sa 600 individual na ang dinala sa mga evacuation centers mula sa mga bayan ng Tinambak, Lagunoy, Calabanga at Magaraw sa Camsur at bayan naman ng Vinson sa Camarines Norte. Nagpadala na ng tulong at mga relief goods ang mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Kaugnay nito, Rose, ilang mga kalsada sa Bicol ang hindi rin madaanan dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilang mga spillway sa probinsya ng Camsur at Camnorte. Sa Sorsogon, problemado din ang mga residente sa Barangay San Ramon sa bayan ng Bulan dahil nasira na ang spillway na dinadaanan ng mga supply sa nasabing lugar. May naiulat din, Rose, na pagbuho ng lupa sa Lagunoy Presentation Road sa Barangay San Sebastian, Lagunoy. Tumumba din ang poste ng kuryente sa bayan ng Kapalonga dahil sa nangyaring landslide, dahilan para mawalan ng kuryente ang maraming mga barangay dito. Ngayong araw din, Rose, ay suspindido na ang pasok sa lahat ng opisina ng gobyerno sa probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur at lalawigan ng Albay. Maging ang mga paaralan na hindi pa nag-holiday break ay sinuspindi na rin kanina. Ayon sa ilang mga opisyal, ang nasabing kautusan ay pag-iingat sa mga kawani ng gobyerno at sa mga estudyante sa posibleng pagtaas pa ng tubig baha at pagguho ng lupa sa ilang mga lugar. Mananatiling walang pasok sa tatlong probinsyang nabanggit hanggang wala pang inilalabas na abiso. Sa ngayon, Rose, wala pang opisyal na pahayag ang ilang mga lokal na pamahalaan kung hanggang kailan na mananatili ang mga displaced families sa mga evacuation center. Ito dahil nga hanggang ngayon, Rose, ay patuloy pa rin nakararanas ang buong Bicol Region ng malakas na pag-ulan. At yan muna ang latest live mula dito sa Naga City. Balik sa inyo, Rose. Maraming salamat, Brian Balderaje, at mag-ingat kayo dyan. Pasok na sa win column ang NHA Home Masters at OPPMS Trailblazers matapos magwagi sa kanilang games kahapon. Samantala, itinumba naman ng Judiciary Majes ang AFP Cavaliers sa kanilang mainit na bakbakan sa hard court ng Liga ng Public Servants. Ito ang balita ni Bernard Daddies. First round eliminations pa lang pero parang championship na ang laban sa muling banggaan ng natatanging liga para sa public servants, ang UNTV Cup. Mainit na opensa at depensa ang ipinamalas ng three-time champion AFP Cavaliers para tambakan ng 10 puntos ang two-time champion Judiciary Magis sa first half, 32-42.
Subalit bumwelta ang Magis ng 16-2 run pagkatapos ng 3.5 minuto ng first half. Magandang ball movement ang ginawang adjustment ng Magis sa pangunguna ni Warren Ibanez at Chester Tolomia. Dagdag pa si Eric Junicio na nakipagbanggaan sa big man ng Cavaliers para makipagsabayan sa rebound. Nanaig ang Magis sa score na 73-62. Sinabi namin sa players namin is second half lang to. Malayo pa yung game, 10 points down lang sila, 5 baskets lang yan. So work hard lang and execute natin yung ginawa natin nung training. Best players of the game sina Chester Tolomia na tumikada ng 27 points, 16 rebounds, 4 assists at isang steal. At si Eric Junicio na may 5 points, 8 rebounds, isang assist at 3 steals. Nagambag naman si Warren Ibanez ng 21 points, kabilang dyan ang napakahalagang 2-3 sa start ng third quarter. Malaking kawalan sa Arsenal ng AFP ang pagiging foul trouble ng kanilang key players sa unang mga minuto ng second half, kung saan 3 sa mga ito ang graduate may 5 minuto pa sa last kanto. We'll bounce back, we'll prepare hard this time. Sabi ko nga sa kanila, wake up call eh. Pasok na sa win column ang NHA Homemasters matapos tibagin ang Ombudsman Grabbusters sa second game kahapon sa score na 95-45. Nanguna sa NHA si Jesus Prado Jr. na kumolekta ng 19 points at tig isang rebound, assist at steal. Kaya tinanghal na best player of the game. Ginawa lang nila kung ano yung sistema namin, go with the flow, yung offense namin, pag libre, tira, tulong-tulong yung buong team sa panalong ito. May last two games pa kami, hindi kami nawawalan ng pag-asa na makakabalik kami sa tournament na to. Hopefully, ma-resolve namin yung mga lapses namin. Pinatigim naman ang ikalawang sunod na pagkatalo ng OPPMS Trailblazers ang GSIS Furies sa score na 97-89 upang ilista ang kanilang unang panalo sa liga. Best players of the game sina John Maverick Estabillo at Chris Vincent Dalaten na may combined 43 points. GSIS kasi we've been playing them for the past 7-8 years sa isang liga pa. Yung sa GCAA. So medyo kilala naman namin yung mga players nila. So mas madali kaming nakapag-adjust pagdating sa playing against them. System, sinusunod pa rin naman. Pero yung gelling ng team, yung pagkakakilanlan ng mga laro ng bawat isa, yun yung kinakailangan na kinakailangan ma-recognize. Burner Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Paghanga mula sa mga netizen ng isang viral post ngayon sa social media kung saan nag-aalok ng libreng sakay ang isang pampasaherong jeep sa Malvar, Batangas. Batay sa larawan na inupload ni John Rav Saminado, makikita sa loob ng isang jeep ang karatula kung saan nakasulat ang MCGI Cares, libre po ang PWD at Senior. Ayon sa nagpost, nakakataba ng puso na makita ang ganitong klase ng pagmamahal sa kapwa. Marami naman ang natuwa at humanga sa driver ng nasabing jeep at umaasan na magsisilbi itong halimbawa sa iba pa nating mga kababayan. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 2,000 shares at halos 3,000 reactions ang nasabing post. Happy Monday sa iyo, Rosalie. Yes, happy Monday, Monica, sa ating mga taga-subaybay. Yes, oo. At ngayon ay buwen na mano na usaserong Pinoy para sa linggo na ito. So, isa sa mga kinomentuhan ng ating mga kausi ay yung paggagawa ng drug test, no? Sa mga drivers. Correct. Yung random drug testing. That's correct. Dahil lalo ngayon marami tayong mga kababayan, syempre gustong umuwi sa kanilang probinsya at marami talagang actually sobrang congested na ng mga terminal recently. Mm-hmm. Meron kasi kami hinatid na tao namin sa bus terminal. Ang dami na talagang tao ngayon pa lang. Kaya napaka-importante po niyan. So, ano yung unang sinabi ng isa nating kababayan, Rosalie?
Ito, ayon kay Odi Jasa, tama lang na ipa-drug test ang mga driver ng mga provincial buses para maiwasan ang mga aksidente. Totoo naman yun. Ito naman sabi ni William Ancheta, hindi lamang provincial bus driver, kung hindi lahat ng driver, kailangan yan. Oo, yung mga random testing ano. Oo nga. Oo, sana meron ding alcohol test. Oo, pwede. Yung kasi, hindi pa natin ginagawa yun. Although wala pa nga ako natsyempohan na gano'n. Yung breath, ano ba tawag na gano'n? Analyzer ba tawag ng breath analyzer? Malalaman kung may alcohol content. Oo. Kasi syempre ngayon, kabi-kabila yung mga pag-gatherings, di ba? Correct. So, sana magkaroon din ng alcohol test sa mga breath analyzer nga. Oo, tsaka year-round gawin, hindi lang pag-holiday season para hindi naman masama minsan pumarty at uminom, pero ang nakakatakot yung iinom tapos magmamaneho kasi bukod sa nilalagay mo sa peligro yung sarili mo, yung mga pasahero mo, maaaring makadisgrasya ka pa ng iba sa lansangan. So, maraming salamat, Rosalie, ha, sa pagsama sa akin ngayon. Salamat, Monica. Oo. Makasama mo ko hanggang next week. God willing. Next week ba tayo magkasama? Okay. Not only tonight. Oh, mahaba-haba pa lang ating pagsasamahan. Salamat sa aking in advance sa pagsama sa akin. At good evening po muli. Happy Monday sa ating mga kasambahay. Patuloy po kayong sumaybaybay at sumuporta sa ito ang Balita Newscast. Nasa 2.98 million subscribers. Correct. So 200 more subscribers. Pinag-usapan kasi lagi namin ni June, road to 3 million tayo ngayong taon. Hopefully, God willing. Nagsisimula na nga mag-countdown yung ating mga kasambahay. Oo. At talaga sa comment, nakikita kasi konti na lang eh. Konti na lang, maabot na yung 3 million eh. Oo. So, yan ang ating subukang i-achieve by the end of the year. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 3:7 na nagsasabi, "Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan." Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi, aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.